Isang bagong silang nakambal ang nagkahiwalay ng ang isa sa kanila ay kinidnap umano ng nagpakilalang taga-DSWD sa Las Piñas. Balitang hatid ni Rafi Tima, exclusive. Parang soap opera lang ang kambal ng sina Zia at Zian. Nawalay sa isa't isa, 22 araw lang matapos ipanganak. Pero hindi sila aksidenteng pinaghiwalay ng tadhana, kundi pinaghiwalay ng isang nagpakilalang Nathalie Damaso na umano'y taga-DSWD. Tinangay niya ang bunsong si Zian. Hindi ko alam kung ano na nangyari, kung nakakadede ba, kung okay ba yung baby ko. Sana po makonsensya ka. Ibalik mo na lang po sa amin yung baby ko. Yung panganay kong anak pagising kanina umaga, tinuturo niya yung baby. Parang nagtataka bakit yung isa na lang yung ano. Yung kapatid niya? Oo. Sana ibalik niya natin. Kwento ng ina, nag-iintay sila para ma-check up ang kambal sa Las Piñas District Hospital nang lapitan sila ng suspect. Papasok niya po kami yung baby ko sa purpose program. Tapos habang hinihintay po yung ano, yung tawag sa check-up ng baby ko, yung kinikwentuhan niya po kami na kesyo pag napasok po yung baby ko sa purpose, mabibigyan daw po sila ng ano, ng mga damit, mga vitamins. Naaya raw silang kumain muna at para raw ma-interview na rin sa pagpasok nila sa 4-piece program. Binigyan daw ang ina ng 200 piso para umorder ng pagkain. Ako naman po umorder, pero yung mama ko nasa likod ko, tapos siya po magkatabi po sila. No? Hawak niya yung isang baby? Po, hawak na po niya. Pag lingon ko po, wala na po siya. Agad nilang in-report sa gwardiya at mga pulis sa labas ng kainan ang insidente. Pero hindi na nakita ang suspect. Tangay, si Baby Zian, na maselan pa naman ang lagay. Pag hindi po nakadede, hinahabol niya po yung hininga niya. Nang anak siya, una normal, yung pangalawa, CS. Yun po yung kinuha ng babae, yung CS. Di ba, sir, yun po yung mahina naming baby. Yun po yung kinuha niya. Wala sa listahan ng DSWD personnel at hindi rin kilala sa Las Piñas District Hospital ang suspect na may kaliitan daw. Kayo manggiang balat at tinatayang 40 taong gulang pataas. Rafi Tima, GMA News.